Okay guys, magandang hapon. So ngayon ay magkakaroon tayo ng parang online class. Pero hindi naman siya synchronous. Asynchronous siya. Kasi ma-access nyo siya kahit later on na lang. So ngayon naka-YouTube live ako. Pwede kayong mag-join live. Para at least kung may mga questions kayo, pwede nyong ilagay doon sa live chat. Or kung hindi naman kayo makapag join sa discussion natin synchronous in a synchronized way, so pwede nyo mapanood in the later part. So ito yung last chapter sa ating subject na Fish 101 or ichthyology. So from chapters 1 hanggang 7, more on ang mode of learning natin is modular. So ngayong chapter 8, I found it na i-mix natin na modular at saka online class kasi I found it very crucial in terms doon sa magiging output ninyo dito sa ating klase about fish taxonomy. Kasi being a fishery student, so it is expected na alam niyo yung about sa taxonomy ng fish. Basically, paano mag-identify ng different kahit yung major groups of fish. And may alam ko yung mga scientific name ng isda. So, I decided na magkaroon tayo ng ganitong online class. I don't know kung if you can still follow up or nasusundan nyo ako, but if you have any questions, feel free doon magtanong sa akin through Messenger or kahit na sa ating group chat or kahit na personal message. So, before tayo makapag-advance doon sa ating skills or sa pag-identify ng fish, kailangan mo natin pag-aralan yung taxonomy. So, yung fish taxonomy natin na sinasabi. So, with regards to sa taxonomy, it is a question why we need to classify organisms. So, bakit natin kailangan i-classify yung mga organisms, be it plants or animals? So, yung first doon is that if we can classify organisms, it helps in identification of living organisms and understand better the diversity of living organisms. And pag na-classify natin yung organisms, makakatulong sa atin yun para matutunan natin ano-ano yung iba't ibang klase ng organisms, anong mga features na meron sila, ano yung pagkakaiba, ano yung similarities. And using these similarities, pwede natin may pagsasama or mag-group together ano yung mga organisms na mayroong common features or common traits. And yung mga differences, how can we separate them from other groups. And it will also enable us to understand how complex organisms evolve from simpler organisms. Kasi as we know na before, the age of the Earth is about 4.5 billion years. And then life on Earth began around sa 2 billion years ago. And kung may nag-exist man ng life before, is simpler lang siya. Simple. Unicellular organisms. And then later on, nag-evolve ito into a multicellular organisms. So, nagkakaroon ng mga complex organisms kagaya natin ng tao. By classifying these organisms, we can now determine the evolutionary relationship of different organisms and how are they related to each other. So, we can also identify the essential to understand the interrelationships among different groups of organisms. We can find sino yung parent species, sino yung species mas nauna in terms of evolutionary track, and then sino yung mas nahuli, nag-evolve, which organism. And classification also forms a basis for the development of other biological sciences. So, if we want to determine the different species of fish, mammals, birds, and reptiles, amphibians, among others, we need to classify them.
Okay? So, we need to classify organisms kasi especially fish, hindi natin mapag-aralan lahat-lahat ng organisms. Pwede siguro natin pag-aralan yung isang group lang muna. So, for example, as much as na-classify na natin na ito yung grupo ng mga fish, mammals, amphibians. So, pag napag-aralan natin yung grupo na yon, we can na-classify na natin sila. Pwede na tayong magkaroon ng study na into deeper or in depth by family na siguro, by genus, or by species. So, kung hindi natin alam kung paano i-classify our organisms, napakahirap pag-aralan, especially kapag maraming species doon sa isang particular group. For example, sa fish. So, as of nasa March 2020, nasa around 34,300 species ang fish meron. So, mahirap yung pag-aralan isa-isa. But we can study them if we can classify them into, ang pag-aralan lang muna natin is yung families. So, ang families is nasa around 500 fish families. So, mas madali na yon. And we can classify organisms according to their morphology. So, I mean, say, morphology, ito yung mga basic structure, yung morphological structures, yung makikita, panglabas, morphological. And behavior and ecology, so pwede natin i-classify sila according to kung sila ba ay freshwater species, kung sila ba ay marine species, or kung sila ba ay pelagic species na nakatira sa water column, mid or upper water column, or kung sila ba ay benthic doon sa malapit sa bottom, or kung ano yung evolutionary relationships nila. Kung how a particular group or families of fish are closely related to each other. So, through classification or classifying organisms, madali natin silang maggrupo or ma-organize. So, there are different types of classifications na ginagamit depende kung ano yung functions or characters na ginagamit. So, for example, meron tayong plants and animals. Yung plants and animals, pwede natin ma-classify yung plants and animals kung sila according to their habitat. Kung sila ba yung nakikita sa aquatic, sa tubig, so pwede sila sa lupa or terrestrial, or kung pwede pa sila yung usually sa arboreal or sa air, usually nakatira yung mga birds, yung mga insects, among others. Sa mga animals naman, we can classify them according to their feeding habit. Example lang yung pag-classify ng animals according to their feeding habit. So, pwedeng i-classify natin yung mga organisms na herbivores. So, kumakain lang ng mga plants or plant material. I-classify natin sila as to carnivores. So, doon sa mga meat eater. So, pwede din sa mga classification ng mga organisms or animals as omnivore, kumakain ng both plants and ng meat. And then, yung detritivores, sila naman yung mga animals na kumakain ng mga detrital matters or organic matters. So, pwede din natin i-classify yung iba't ibang klase ng bagay, whether sila ay living or non-living. Parang example lang yun. Basic. So, for example, yung athlete, which is a human, bicycle, books, plants, and animals, pwede natin sila i-classify as to living or non-living. So, pag sinabi natin living, ito yung mga athletes, plants, and animals. And kapag yung mga non-living, ito yung mga books and bicycles. So, pag-classify ng organisms, meron kinagamit na yung tinatawag nating dichotomy. So, pag sinabi natin dichotomy, it is a tool na ginagamit ng mga user para ma-determine or ma-identify yung mga items na nag-exist sa natural world, whether they are plants, they are trees, or animals, reptiles, shrubs, and fish, among others. And dichotomy or keys is consist of series of choices that lead the user to the correct name of a given item. So from the root word dichotomos, di means two, meaning dichotomous key, yung organisms using the dichotomous key, hinahati, ginugrupo sila into two parts. So in each step, binibigyan yung user ng two choices. So, dalawa lang yung choices. This is an example of the dichotomous key. So, nanggaling ito sa
the living marine resources of the West and West Central Pacific na established or published ng FAO. So it is a key to the species of Mugilidae occurring in the area. So yung Mugilidae, siya yung family ng mga mallets, ng mga balana. So may makikita ko yan yung item 1A, 1B, and sa baba yung 2A, 2B. So dichotomous, hati mo yung grupo sa groups concerned into two groups. So from one, hati mo sila sa dalawa. So pwedeng may 1A, 1B until such time na isang organism, for example dito sa mallet, ay meron siyang unique characteristic na hindi mo makikita sa ibang grupo or sa ibang organism. Yun yung sabi ng dichotomous key. So we have this the classification, taxonomy, and systematics. Importante sila doon sa ating fish identification. So we have to define first what is classification, what is taxonomy, and what is systematics, which are important doon sa fish identification natin. So pag sinabi natin classification, ginugrouping natin hierarchical grouping of organisms na ginagamit ni Linnaeus. So Linnaeus is the father of taxonomy. So ginugrupo natin. Yung paggrupo natin sa kanila is merong basis. Hindi yung dahil lang trip natin. So meron tayong sinusundan na system of classification of how to classify or group the organisms. Yun yung tinatawag natin Linnaean system. So yung taxonomy naman is yun yung pag-practice na i-describe lang natin yung isang organism or group of organisms. So, i-describe nila sila, natin sila. Binibigyan natin sila ng description. And kapag na-describe na natin sila, yun na yung pwede natin gamitin for classification. So, usually nauna ang taxonomy. Pag na-describe na natin yung mga, nagbibigay tayo ng description doon sa isang species. And pag na-describe na natin yung sila, ika-classify na natin yun sila. And then organisms, usually sa taxonomy, using their description. So kung wala pang species na exactly the same doon sa kanyang identification or sa kanyang features, kung wala pang ibang organisms na may kaparehong features, saan natin gagawa ng scientific name para magrupo natin sila. So, it is taxonomy is the grouping and arranging together into categories on the basis of the features they have in common and their evolutionary relationships. And usually, sa taxonomy, gumagawa ng identification keys para gumagamit ng identification keys for easy identification. So, as what I mentioned kanina, ang father ng taxonomy ay si Carolus Linnaeus. So, noong 1700s, na-develop niya yung na-develop siya ng isang pamamaraan o ng way para mapangalanan at ma-organize lahat ng mga organisms sa buong mundo na usually ginagamit na natin ngayon, yung Linnaean system of classification. So, based doon sa confusion ni Linnaeus, yung his two most important contributions to taxonomy were so yung paggamit ng hierarchical classification system, yung pag sinabi ng hierarchical, so mayroon yung mayroong pinakamataas, no? And then sa pinakamataas mayroong mga sanga na mababa, and then sa mga sanga mayroon pang mga iba-ibang sanga, no? Parang hierarchy. So mayroong sa taas, no? Kunyari mayroong and then mayroon siya na sasakupan, yung nasasakupan niya is mayroong bang nasasakupan. Yun ibig sabihin ng hierarchy. So and then yung siya rin yung nag-contribute din siya about dun sa binomial nomenclature. Sa pag sinabi natin binomial nomenclature, yung isang organism ay meron siyang dalawang pangalan. Two-part naming method. So, yung pangalan na yun, tinatawag natin scientific name, ay composed of the genus and the species epithet. So, pag pinagsama natin yung dalawa, ang tawag dun is scientific name or species name.
Yung systematics naman ay medyo mas malalim na siya kasi more on ang yung sinasabi nila yung classical taxonomy. Yung ano lang more on pahapyaw. So we are looking morely doon sa panlabas, sa morphological. I-re-rearrange lang natin sila kung saan sila nabilong na grupo. So sa systematics, hindi lang yung morphological yung basis natin, tinitingnan natin, kundi yung kanilang evolutionary relationships. Kung anong time or era sila nag-exist, and yung dalawang closely related species, paano sila ngayon humiwalay. So, yun yung ano lang sa systematics. So, systematists, yung mga nag-aral ng systematics, ay didetermine kung anong organisms ang mayroong common features. At sa dalawang closely related species, ay tinatawag natin sister species, sino yung ancestry or yung mother species, saan sila nang galing. So, yung systematics ay gumagamit tatlong areas. The cladistics, the phenetics, and evolutionary systematics. So, ano ba yung pagkakaiba ng tatlo? So, before that, so sa systematics, ang unang nagtrabaho ng systematics is si Willy Hennig. So, siya isang German. Siya yung unang nag-found ng tinatawag na phylogenetic systematics or other term as cladistics. So, ang fundamental principle ng systematics ay i-divide yung lahat ng characters into two groups. Amorphis or plesiomorphis. From the word morphis or morphs, forms. So, pag sinabi natin amorphis, ito yung mga forms na recently evolved, derived, or advanced characters. So, ito yung mga characters na bago lang nag-exist. Pag sinabi natin kasing plesiomorphs, ito yung mga characters na matagal na, ancestral, or primitive, or generalized characters. Kasi may mga species na bago lang sila nag-exist. So, mayroong species na matagal na din sila nag-exist. So, yung amorphis, tinitingnan ko ano yung mga characters na bago lang nag-exist. And then, ano yung mga characters na matagal lang nag-exist sa isang organism. So, yung sa systematics, ang goal ng systematics is hanapin kung ano yung synapomorphis. Pag sinabi natin synapomorphis, syna means synonymous and morphis means forms. So, ano ba yung mga characteristics na mayroong similarities? So, similarities or yung shared derived characters. So, clades, pag sinabi natin clades, ito na yung groups kung saan meron silang common ancestor and kasama yung kanilang mga descendant taxa. What I will be showing to you is the example of dun sa cladistics, yung cladogram. So, dito sa cladogram, makikita niyo yung 7 different groups of fishes, of organisms. So, pag sinabi ting cladistic, the taxa are arranged in a branching diagram called a cladogram. So, meron yung sharp, yung ray-finned fish such as yung tuna, amphibians such as yung frog, primates such as yung monkey, and we have the rodents and rabbits, the crocodiles, and dinosaurs. So, yung cladogram, meron niya silang common traits. So, sa pito na yan, ang common nila, sila lahat ay vertebrate species. Vertebrate na sila. Meron silang backbone. No? Pero, ang kaibahan naman, mayroon silang backbone, makikita nyong mahihiwalay yung sa shark. Bakit yung shark? Ang shark kasi, although may backbone siya, ang backbone niya ay cartilaginous. So, yung cartilaginous skeleton, imagine nyo yung bone doon sa inyo, hindi siya ossified, yung sa ilong, medyo malabot yan, or sa tenga, yan ay cartilage.
So, medyo malambot. Kasi yung bone ng tao sa atin, ang skeleton natin is more on bony or yung ossified, made of calcium carbonate. Sa shark ay hindi calcium made yung ating kailang skeleton. So, lahat ng ito ay vertebrate. Pero ang shark, nahiwalay siya sa anim kasi ang shark ay mayroong cartilaginous skeleton whereas the rest are have bony skeleton. So, yan. Yung ray-finned fish naman ay separate doon sa another lima kasi ang ray-finned fish ay walang four limbs. The rest ay mayroong four limbs. Yung limbs is yung appendage, yung either yung kamay or yung paa. So, ang fish ay hindi defined yung kanilang limbs kagaya ng sa terrestrial organisms. Okay. Ang kaibahan naman ng amphibians sa rest ay mayroon siyang wala silang amniotic egg compared dun sa apat. So, yung pitong organism na yan, isang branch sila, mayroon silang common na feature or character which is a vertebrate. So makikita natin dito sa cladogram na ang crocodiles ay closely related sila sa dinosaurs and birds. Kasi meron silang mga several characteristics na magkakapareho. Okay. So, ito rin. Isang good example. Lamprey, yung shark, salamander, lizard, tiger, gorilla, and human. No? So, lahat yan ay vertebrate. So, ano ibig sabihin vertebrate? Merong backbone. Diba? Lahat yan sila may backbone. Ang pinagkaiba ng lamprey sa the rest ng organisms, ang lamprey ay jawless. So, napag-aralan natin yan sa chapter 2 na major groups of fishes. So, merong extinct group, yung hindi nag-i-exist niyon. And meron din yung extant group or yung living species, yung nag-i-exist ngayon. So, yung lamprey, wala silang jaw. Wala silang panga. The rest ay merong jawed organism. Ang pinagkaiba naman ng shark sa rest ng organism, ang shark ay merong gills whereas yung ibang organism ay merong lungs. Yun yung pagkakaiba nila. So, yung pagkakaiba naman ng salamander compared doon sa rest, ang salamander ay walang amniotic membrane whereas ang ibang organisms ay merong amniotic membrane. Ang lizard ay hairless. Yung tiger, gorilla, at human ay merong hair. Ang tiger ay may tail, may buntot. Ang gorilla at ang human ay wala. Ang gorilla ay quadrupedal. So, ibig sabihin natin quadrupedal. Tumatayo sila sa apat or they use their four limbs. Whereas yung tao ay bipedal. Tumatayo lang o ginagamit lang natin sa pagtayo yung dalawang paa. So, yan yung sabing cladogram. Meron silang common characteristic or common trait. This figure show is yung different clades, no? Clades or cladogram na meron silang common ng mga tawag ito, mga characteristics. So, makita niyan yung clade 1, yung mga bacteria. So, yung clade 2 is yung mga algae. Clade 3 is more about the plants. So, clade 4 is yung mga animals. And clade 5 is yung mga ibang forms of mga microscopic algae. So, iba't ibang clades yan. Iba-ibang sanga. Kada sanga, merong shared or common characteristics sa isa't isa. So, yung organisms nag-exist today ay inorganize sila based or ginagrupo sila based doon sa evolutionary relationships nila. So, hindi lang tayo yung classical taxonomy na yung morphological characteristics lang yung tinitingnan natin. So, in this case, hindi lang yung morphological characteristics yung tinitingnan natin, kundi tinitingnan na rin natin yung kanilang evolutionary relationships kung how these organisms are evolutionally related doon sa other organisms based doon sa kanilang
morphological characteristics and din doon sa kanilang genetic makeup or yung sa DNA nila. So, pwede nating i-base yung taxonomy and systematics sa morphological, sa yung panglabas ng kaanyuan. Pwedeng behavioral, yung kanilang behavior doon sa wild. So, pwede yung genetic sa DNA and yung biochemical observations. So, meron tayong tinatawag na major taxonomic categories. So, ang isang organism, identified species, organism, pwede natin silang meron silang taxonomic category. And yung taxonomic category na yun, ay major taxonomic categories ay nahati into ito, taxonomic categories. We have the kingdom, the division or phylum, the class, the order, the family, the genus, and the species. So, ang isang organism, isang species na identified, alam na kaagad, usually, kung ano yung saan siya kingdom na belong, anong division or phylum, anong class, anong order, anong family, anong genus, or anong species. Pero dahil nag-advance yung ating taxonomy or yung pag-classify ng organisms and yung sa systematics, pwedeng magbago yung kanilang genus or yung family depende doon sa kanilang genetic makeup na doon sa recent na mga investigation. So, maliban dun sa pitong major taxonomic categories, meron pa yung tinatawag tayong domain or empire. So, yung domain or empire, it is the highest taxonomic rank of organisms. So, meron tayong three domain system kung saan ito ay create ng isang American microbiologist na si Carl Woos. So, yung domain or empire is composed of the archaea, bacteria, and eukarya. So, magkaroon tayo ng short na background about them. So, yung mga domain na yon or empire, bahat natin sila sa dalawang grupo. Yung prokaryotic organisms, they are usually single-celled, wala silang nucleus, and wala silang divine-bounded organisms. So, example dyan, yung mga under the domain archaea and yun na ibang mga bacteria. And then, yung another is group na category ng domain is yung eukarya, yung mga eukaryotic organisms. They include most of the multicellular organisms. So, doon sa kanilang cells, merong nucleus and defined na yung mga organelles. Meron ng bounded organelles. So, after the domain, we have the kingdom. So, usually, it's the highest taxonomic rank. And a kingdom is composed of smaller groups known as phyla or division. So, usually daw, pag plants, ang tawag ay phyla, animals, and then pag division daw or plants. Pero I think ngayon, pati na yung plants, phyla or phylum na rin ang tawag. Dati kasi division pa. So, for example, yung kingdom, meron din pang mga prefix, yung sub, supra, sub, or infra. For example, sa animals, so tayo under sa kingdom animalia, so meron pang sub-kingdom, meron pang infra-kingdom. For example, sa kingdom bilateria, yung mga organisms under sub-kingdom bilateria is merong bilateral symmetry, and then meron pang infra-kingdom ay yung deuterostomia. Below the kingdom, so a kingdom has a several phylum or phyla. So, ito nga, yung phylum, dati ang phylum is used for animals and division is used for plants. And then, noong 1993, accepted na rin gamitin sa plants yung phylum under the International Botanical Congress. So, ang isang phylum is composed of several classes. So, meron yung mga prefix, yung super, sub, and infra. So, for example, sa fish, phylum, we are under the phylum. They are added to the phylum chordata. So, they are chordates. So, same din sa ating mga humans. And then, under the subphylum vertebrata, mga vertebrates, and infraphylum, latostomata, or those that have jaws. Under the
a phylum, there are several classes. So, class is a taxonomic rank higher than the order but lower than the phylum. So, meron din tayo yung class, subclass, and infraclass. So, basically, yung class can be ostictious, pero sa mga modern na kayo ng classification, yung class na ginagamit is yung actinopterygina. And then, yung ostictious, sa ibang references, sila yung mga super or supra class. And then, merong subclass, and then infraclass. Below the, a class is composed of several orders. So, most of the fish orders or yung order ng mga fishes ay nag-iin sa E-formis. So, and meron tayong sinatawag na suborder, nag-i-end naman yung sa OID, o OIDEI. So, pag may mga scientific terms kayo na ma-encounter, so kapag nag-i-end siya ng E-formis, so ibig sabihin, yun ay most probably a order of fish. Pag OID, suborder. And pag sinasabi natin class, tribe pala, nag-i-end siya sa INI or INI. So, for example, order Perciformis, ito yung mga groups ng mga perch-like fishes na most of them are have compressed body form. And then, merong suborder Labantoidea. So, ito yung sa mga climbing perch. Below order is meron yung tinatawag na family. Sa family, madali mong identify kung hindi ka familiar sa family, kung siya ba ay plants or animals. Kasi daw, kapag animals, ang family name ay nag-iin sa Idae. I-D-A-E. Idae. So, yun daw yung ng animal. Sa plants daw, nag-iin siya sa C-A-E. C-E-A-E. So, yun yung ano. And then, pag Inae, I-N-A-A, yun ay sub family. So, for example, in the case of this is Ospronomidae. So, and in subfamily, Macropodinae. Example yun. And family is composed, can also be composed of one or several genera. So, one family, pwedeng isang genus lang, pwede ding several genera. So, may mga example kasi na isang family, isa lang rin yung genus. So, for example, dyan yung family Chanidae, yung family ng mga mangus. So, sa family Chanidae, yung Chanus lang din, nag-iisa yung genus, and nag-iisa lang rin yung species. So, yung tinatawag natin monogeneric. Monogeneric family. Isang genus lang sa isang family. So, example din dyan is yung mga Siganids. So, Siganidae family, and then isa lang usually yung kanilang genus doon, yung Siganus. Okay. So, yung genus, pag pinagsama nyo siya with the species epithet, yun yung tinatawag natin scientific name or yung species name. So, is pag nagsulat na kayo ng genus, yun ay naka-italicized na. So, it is denoted by a capitalized Latin name and includes very closely related species that do not normally interbreed. And then, genus can be composed of several species. So, species is the smallest unit in a taxonomic classification of an organism, and sometimes mayroon tinatawag tayo yung subspecies or variety. Pero basically, yung variety is ginagamit for plants. Yung subspecies daw usually ginagamit for animals. So mayroon tayong pitong major taxonomic categories. The kingdom, the phylum, next sa phylum class, next sa class order, next sa order family, next sa family genus, and next sa genus is yung
species. Okay. So, meron tinatawag tayong para hindi kayo masyadong malito kung sino yung hierarchical kasi siya. Merong mas mataas, merong mas maliit. Hindi nyo sila pwedeng ipag-mix. Magkakasunod-sunod yan. So, merong tinatawag na mnemonics para at least hindi kayo masyadong malito kung paano sila tatandaan. So, may tatlong mnemonics na pwedeng gamitin. For example, yung King Philip came over for good soup. So, makikita nyo doon yung King nag-start sa letter K. So, that stands for kingdom. Philip, file nom. Came, class. Over, yung O is for order. For, F is for family. G is for good. G is for genus, and soup, S is for species. Or kung hindi nyo masyadong matandaan yung King Philip came over for good soup, pwede nyo na yung gamitin yung King's play chess on fine green soap. Or pwede rin yung kids prefer cheese over fried green spinach. So, kapag nasa ulo nyo yun, in order, so madali nyo na matandaan na, okay, kingdom, phylum, class, order, family, genus, and species. So, pwede din kayong gumamit ng ibang mnemonics na mas madali nyo matandaan or yung mag-work out sa inyo na mas masa sa ulo nyo or mas mapapamilyarize. Okay. So, in terms doon sa discussion natin about taxonomy, meron ako mga several na ipapakita sa inyong pictures. And you can say kung ito ba ay new species or hindi. Bagong species ba to or hindi. Okay? So, game. Okay? Start tayo. So, ipapakita ko ito. Itong picture na to. So, itong picture na to ay pinagsamang horse at saka zebra. So, kaya yung makikita nyo sa picture, may part ng katawan niya ay puti lang or can you call it silver, na parang sa horse. Pero may iba ding part doon na parang sa zebra, yung stripes. Diba? So, ang nanay niya siguro ay kabayo. Ang tatay niya ay zebra or the other way around. Yung horse at zebra, they are closely related species. Nagkaiba lang sila sa, I think nagkaiba lang sila sa species. No? Pareho sila ng genus. Panibagong species ba yan o hindi? Yes or not? Yung next picture ay yung tinatawag nating mule. Ang mule ay combination ng horse tsaka donkey. So, mukha siyang labas, mukha siyang horse, pero yung kanyang height is a donkey. Kasi between the two, mas malaking horse, mas maliit yung donkey. So, yung mule is meron siyang characteristic na horse and meron din siyang characteristic ng donkey. So, the question is it a new species or not? The third picture is it resembles ang kanyang ulo, ang kanyang mukha is parang tiger. And yung kanyang katawan ay parang lion. So, yung tinatawag nilang liger. So, part is lion and tiger. So, kasi sila ay the same family. I think the same din sila ng genus. Felis. Or, but closely related sila. Okay. And the same thing is combination din yung tiger lion. So, tiger yung katawan, pero yung kanyang mukha ay parang lion. Kasi yung lion, di ba, madaling matandaan. Kasi nga, mahaba or may hairy siya. May buho. So, ngayon ang question, new species pa sila or hindi? Kasi, isang species yung tiger, defined species yan. Isang species yung lion, isang species yan. Pag pinagsama-sama ba yung kanilang traits, yung anak nila, offspring nila, may characteristic ng tiger and mayroong characteristics ng lion.
isang species siya? Tiger ba or lion? Or different species siya? Yun yung question. Ang sagot sa question na yun, kung new species pa sila o hindi, ay hindi. Hindi sila new species, pero ang tawag sa kanila ay mga hybrids. Ang tawag sa kanila ay mga hybrids. Ngayon, ano ba ang mga hybrids? So, ang hybrid is the offspring or anak na resulta ng pag-combine ng qualities ng two different organisms or two different breeds, varieties, species, or genera through sexual reproduction. So, yun pala yung definition ng hybrid. Species A at species B, nagkaroon sila ng sexual reproduction, nagproduce sila ng organ ng isang offspring na mayroong characteristics ng species A at species B. Pero yung species na yon, yung offspring na yon ay hindi siya isang species. Okay. So, hybrids are not always intermediate between their parents. So, hindi lang din kamukha ng itsura ng kanilang parents. Pwedeng sila ay magkaiba. Or pwede sila mag-show ng hybrid vigor. Pag sinabi natin hybrid vigor, pwede na yung sometimes meron silang ibang characteristics na mas better doon sa characteristics ng kanilang parents. For example, mas matangkad sila or mas malaki sila doon sa kanilang parent. So, yung mga pictures na pinapakita ko kanina are not a new species. Yung mga tiger, lion, liger, mule, no, or zorse, or hebra. Instead, they are called hybrids. No. Ang problema kasi sa hybrids, short-lived lang sila, hindi sila nabubuhay na matagal, and they cannot also reproduce. Yun yung, especially sa mga higher forms of animals. Sa mga plants, I don't know kung ano yung principle, pero sa mga animals, usually ang mga hybrids ay sterile. Hindi sila nakaka-produce ng own offspring na. So, the question that are they new species or not? So, let's define what is a species. So, yung strict definition ng species, so it is the smallest unit in a taxonomic classification of an organism. At masasabi mo ang isang fish or organism, itong species siya, kapag meron silang distinctive morphological, ecological, and genetic characteristics that can interbreed with each other and they are reproductively isolated from other such groups. So, ibig sabihin, doon sa kanilang grupo, pwede sila mag-interbreed, mag-produce ng offspring, and yung kanilang offspring, pag nag-interbreed, ay magpo-produce din ng similar offspring. Okay, so may example tayo dito ng taxonomic classification ng limang organisms. Example lang to, in terms of comparison, human, chimpanzee, fruit fly, cicada tree, and milkfish. So, andyan yung domain, kingdom, phylum, class, order, family, genus, and species. Okay, so ito, fun fact. Ang tao daw, in terms of genetic makeup, ang pinaka-closely related species natin ay hindi monkey. So, hindi rin chimpanzee. So, yung closely related natin in terms of genetic makeup daw ay yung bonobo. So, bonobo siya. It is also a primate. Kasi daw tayo ay nag-share ng 98.5%. So, ang difference lang natin is nasa around 1.5%. Lagi yung pinag-aiba natin genetic makeup natin. So, ang pinaka-closely related natin sa mga animals in terms of genetic makeup is yung bonobo. So, for example, yung chimpanzee, pareho tayo ng kingdom. So, we are animals. So, we are also
chordates. So we are vertebrates, we are mammals. So pinag-iiba lang natin, parito yung class, doon lang sa order ng kaiba. So ang humans, ang order ay primata. Pareho pala lang up to order yung chimpanzee tsaka human, primata. Kaiba lang family yung hominidae sa human, sa chimpanzee ay fungidae. So tayo ay modern human is Homo sapiens, and yung chimpanzee ay yung pan ang species name is pan troglodytes. So kung i-compare naman natin ng tao doon sa bangus, sa milkfish, so tayo ay the same na up to phylum for data, and then up to sub yung mga vertebrates. The rest ay medyo magkalayo na. So the same tayo ng characteristics ng mga chordates. Pero wala na tayong ibang characteristics na common. So this is an example of a taxonomic hierarchy of Cyprinus carpio or the common carp. So hindi masyadong common sa ating common carp dito sa Palawan, kasi ang common carp ay isang freshwater fish. So common carp is a major aquaculture commodity sa India, sa China, and yung ibang areas na malaki yung freshwater bodies. Sa Philippines kasi is may mga freshwater bodies tayo na mayroong common carp, pero hindi siya common na kinukulture natin kasi muon marine tayo eh. So for example, yung common carp, so under the kingdom Animalia, phylum Chordata, subphylum Vertebrata. So as I mentioned, yung class is Actinopterygii, and yung order is Cypriniformis. So ano na yung mga carps nun? Family Cyprinidae, so kamag-anak ng mga carps yung mga goldfish. Goldfish is Carassius auratus. So yung mga koi, yung mga ganyan. Actually yung koi is a common carp. Parang kaiba lang sila ng ano. And then the genus Cyprinus, and scientific name is Cyprinus carpio. So ito, kung hindi pa kayo nakakita ng carp, either personal or sa picture, so ito yung tsurang common carp na closely related din sa mga goldfish na sa mga aquarium and doon sa mga koi. Okay, so ang question ngayon is, paano ba pinapangalanan ang mga organisms at paano sila kinaklasify? So, sa pagpangalan ng organism, usually ang organism ay mayroong tatlong pangalan. Unang pangalan niya is yung binomial or scientific name, which is constant or universal. So, kung ano yung scientific name niya sa Pilipinas, yun din yung scientific name niya sa US, sa Japan, sa China, sa Europe. Pangalawang pangalan niya ay yung common or English name. So, pwede yung common English name sa Pilipinas, iba yung English name niya sa Europe, sa Japan, among others. And yung pangatlong pangalan is yung local name. For example, sa Pilipinas, ang isang species, pwede iba-iba yung kanyang local name. Okay, sa unang pangalan is yung scientific name, or yung other term is binomial name. So, lahat ng biological organisms na na-describe na ay mayroong Latinized name, o yung tinatawag nating scientific names. And these Latinized name or scientific names are universally accepted by scientific community. And this is only unique, yung scientific name na yun is unique to that particular described species. So, ibig sabihin, walang two described species na magkapareho ng scientific name. So, ibig sabihin, isang species, meron siyang unique na scientific name. Ngayon, na-mention ko, yung mga scientific names are Latinized or nasa Latin. Bakit kaya ang mga scientific names ay nasa Latin or Latinized? Okay, so meron kayong idea?
kung bakit ang scientific names ay nasa Latin or Latinized. Okay, so mayroong mga idea na mas marami na gumagamit ng Latin sa scientific community. And kaya yung time na binubuo daw yung taxonomy is marami na nagsasalita ng Latin. So, partly, pwede. Pero yung main reason daw bakit ang mga scientific names are Latinized, so, ayon sa nabasa ko, ang Latin kasi ay isang dead language. So, pag sinabi natin dead language, hindi na siya ginagamit. So, wala nang tao na gumagamit ng Latin names. Kapag yung language ay dead na, hindi na siya ginagamit for communication ng mga tao, hindi na nag-iiba yung meaning. So, kung ano yung meaning niya dati, constant na yon. Kasi ang problems minsan sa language, kapag laging ginagamit, nagbabago yung meaning, yung meaning, di ba? So, ano yung example diyan? Ano ibig sabihin ng word na salvage? English word na salvage. Kung tutuusin, kung marinig yung word na salvage, ang connotation sa atin ay negative, di ba? Pag sinabing salvage, dedo, patay na yan, salvage na yan. Pero, kung titingnan nyo sa dictionary, ang true meaning ng salvage ay to save. Since lagi natin ginagamit yung word na salvage, nag-iiba na siya ngayon ng meaning. Depende kung sino yung gumagamit. Another example pa ng disadvantage, kapag ang language na ginagamit, sa scientific name, ay buhay pa o lagi pang ginagamit, ay yung word na gay. Ang connotation natin, pag sinabi ng word na gay, bakla or homosexual. Pero kung titignan natin sa dictionary, ibig sabihin ng gay ay merry or masaya. Masayain. Pero nag-iba ngayong meaning. Kasi nga, yung language is laging ginagamit, nag-iba yung meaning. So, ang Latin ay hindi na siya ginagamit ng mga common na tao. So, yung kanyang meaning ay hindi nagbabago. So, yun yung ginagamit na ngayon. And yung mga scientific name or yung name na hindi nasa Latin, tina-transform into Latinized form or version. So, ang mga scientific name ay tinatawag din natin binomial. So, bi means two. So, two names. So, scientific names are made of two words. The first word is the genus. And the second word is what we call the species epithet. So, yung first word, the genus, ang plural niya ay genera, ay laging nag-start sa capital letter, yung una, first word. Yung second word is termed as specific name or species epithet. So, ang second word, hindi siya appropriate na tawagin lang species. Ang species, a species is composed of a genus and a species epithet. Pag yung classification lang before the after the genus, ang tawag na nito yung species epithet kapag one word lang siya. Okay, so for example, yung smallest fish invertebrate, ba? Sa pag-aaralan natin yan, it is the Pedocypris progenetica. Yung Pedocypris, yun yung genus name, and yung progenetica is the species epithet. Pero ang scientific name or species name is Pedocypris progenetica. Yung progenetica is only the species epithet. So, yung species epithet sa Pedocypris progenetica, or let's say sa Lotosus lineatus, yung lineatus is the species epithet. Pwedeng yung species epithet ay nagde-describe sa fish. Nagde-describe sa behavior ng fish. Pwedeng sa behavior ng fish. Kung malikot ba siya, or sedentary ba siya, or pwede rin sa morphology, sa panglabas na kaanyuan, or pwede rin siyang mag-describe yung species epithet, yung pangalan, kung saan siya na-discover. Okay?
Or pwede yung specific tip ay pwede rin ipangalan sa isang tao. Okay. For example, descriptive, specific epithet, morphology. Ang striped-eel catfish, ang scientific name niya ay Plotosus lineatus. So yung Plotosus is the genus from the Greek word Plotus means swimming. Ang lineatus is the species epithet. It refers to the horizontal lines found in its body, lines. So yung lines is just like a English word. So, kung i-Latinize yung lines ay lineatus. So, pag nakabasa kayo ng ang species epithet ay lineatus, so at least you have an idea na yung species na yon have several lines on its body. Ganon. So, this is an example. Kung hindi pa kayo familiar sa striped-eel catfish or yung Plotosus lineatus, so ito yung sila parang mga maliliit na hito. May ibang term yan sila pag marine catfish eh. Alimusan, ibang tawag nila. So, usually, nakikita yan sila sa mga coral reefs. Maliliit lang yan sila. Magkasama-sama yung mga juveniles, maliliit. Or sa mga seagrass beds. So, Plotosus lineatus, yung species epithet, nag-describe ng morphology ng fish na yan. Pwede rin yung species epithet ay kung saan sila na-discover. So for example, yung endemic catfish daw dito sa Palawan, dati sabi niya endemic sa ano, Lake Mangwao. Pero may mga ibang reports na nakikita rin sila sa other river system sa Palawan na hindi lang sa Lake Mangwao, pero subject for verification pa. Pero according to Harry, si Harry yung nag-study ng mga lake fishes sa Lake Mangwao daw. So, dati ang ano ng ano niya is, ngayon ang scientific name niya is Pterocryptis titiensis, pero dati ang genus niya is under Hito titiensis. So, pinalitan kasi mas hindi ang genus na Hito ay hindi valid. So, mas closely related sila sa una na na-established na genus which is the Pterocryptis. So, titiensis means possible na sa titay lang siya nag-exist or sa taytay siya first na discover. That's the word taytayensis. So, ang taytay can be a Spanish word or English word. O paano word yan? So, kailangan natin siyang i-Latinize. So, ang Latinized name for taytay is taytayensis. Okay, yan. Or pwede rin natin yung species epithet ay pangalan sa tao. For example, itong isang species ng anchovy na si Stoliporus ronquiloi. So, pinangalan siya sa isang, I think isa yung kilio. May mabasa ko, parang nag-ano siya dati. Sa work siya, related sa fish. Sa fish, or sa fisheries. Hindi ko na maalala. So, pwede siya ipangalan sa tao. Dati, yung mga species na di-discover ng mga tao, ay pwedeng ipangalan sa sino yung nag-discover. Ngayon, hindi na pwede yon. Hindi na yon pwedeng ipangalan sa tao ng discover. Wait lang, may replyan lang ako. Okay. So, dati, ulitin ko lang, dati, pwede ipangalan yung species epithet doon sa nag-discover ng, or nag-describe ng organism na yon. Pero ngayon, hindi na pwede. Hindi mo na pwede ipangalan sa sarili mo. So, pwede mo siyang ipangalan sa kaibigan mo. Pwede mo siyang ipangalan sa paborito mong teacher. Or kung meron kang ina-idolize. No? Ina-idolize na tao. Na gusto mo siyang gusto mong i-dedicate yung work mo sa kanya by naming the organism after him or her. So, ngayon hindi na pwede na pangalan sa iyo kung ikaw yung nakadiscover or nakadescribe. Okay. So,
Madaliyang mag-assign ng species epithet, pero hindi mo pwedeng gumawa ng genus. Diba? Kagaya ng sabi ko ina, yung, ano, yung Pterycryptis titiensis. Yung una si Harry, ang classification niya is Hito titiensis. Kasi, diba, Tagalog word Hito, yun yung Hito. Pero, nung binisit nila yung taxonomy, na yung wala namang valid nag-exist na Hito, na genus, na yung dating Hito titiensis, yung kanyang characteristics nag-fit siya doon sa mga organisms under the genus Pterycryptis. Kaya from Hito titiensis, yung kanyang scientific name, i-reclassify siya under na siya ngayon sa genus Pterycryptis. Pero yung species epithet na titiensis is andoon pa rin. Madaling magbago ng, hindi naman madali, pero it is possible to change or to rearrange the genus, palitan yung genus, pero hindi na yung species epithet. Yung species epithet talaga ay forever na yan. So, taxonomists assign a specific species on the existing genus that is closely related to that of species being identified. Okay, so kung meron kayong mga questions, guys, huwag kayong atubili na ilagay doon sa ating live chat yung inyong questions. So, feel free to answer questions. Post questions here. So, meron ako na doon. Kung kayo ay nanonood dito ng live. Okay. So, ngayon, we know na yung scientific names niya ay composed of binomial, diba? And Latinized. Ngayon, ang tanong, paano ba magsulat ng scientific names? Kasi ang scientific names ay hindi natin siyang pwedeng isulat sa the way na gusto lang natin. Na normal lang ang pagsulat. Meron kasing several rules tayong sinusunod sa pagsulat ng scientific names. So, in rules in scientific name, in writing scientific names, unang rule, kapag gumagawa ka ng scientific name at computerized siya, meaning ginagawa mo sa computer, dapat ang scientific names ay naka-italicized or italic. Italized, yung nakapahiga, diba? Italic. Pag computerized, bakit naka-italic? So, ang rule kasi doon, Latin names are not found in English dictionaries. And para madali natin ma-identify, kapag naka-italicize siya, ibig sabihin, scientific term siya. Or let's say, scientific name siya. So, kapag naka-computerized, dapat naka-italicize. So, the same din, kapag species name, yung genus name, yung first letter ay naka-capital din. Capital letter, yung species epithet, small letter na yung first letter. Naka-italicize sila. Pero kung handwritten, sinulat using nakamay, or typewritten, since mahirap naman mag-italize doon kapag handwritten, and walang option na italicize kapag typewritten, ang ginagawa ay in-underline na yung species name. No? So, para malaman na yun ay scientific name or Latin term. So, tandaan nyo ha, so the next time nagsusulat kayo ng scientific names, kapag computerized, naka-italicized, pero kapag handwritten or typewritten, dapat naka-underline para mabigyan ng emphasis na yung word or words na yun ay Latin or in scientific name. Okay? So, yung mga gumagawa ng nagsasabit ng mga reports, no, so, okay lang, tinatanggap ko na kahit hindi naka-italicize kung computerize or hindi naka-underline kung type or handwritten kasi hindi nyo pa alam yung rule. So, since ngayon,
meron na kayong, alam nyo na yung rules. So, I expect na sasundin nyo na yung rules. So, pag 110, pag scientific name, or scientific names, dapat naka-underline. Okay. So, always, again, always remember, kapag genus, yung start na letter ay in uppercase or capitalized, and kapag species epithet, yung second letter, yung first letter, ay naka-lowercase. So, names are recognized by biologists worldwide to overcome language barriers and precise communications. So, according to International Code of Zoological Nomenclature, so, it may coding yan, may rules. So, pag name ng mga so, zoological animals, so, kapag use of Latin or Greek words, no? So, yung pronunciation ba, daw kapag CH, pwede siyang ipronounce as K. For example, yung ectiology, hindi mo naman siya pwedeng tawag ichthyology. Diba usually kapag CH, ano na kayo, CH, talagang ano eh, CH, may mga word na CH ang pigka siya, kanyari, channel, diba CH yung channel, channels, no? Pero may mga ibang term, kapag yun ay Latin, ang CH, or paging Greek, ay bibigas as K, such as ectiology. Ang CH is K ang pagbigas. Pwede yung C, ang pagbigas is S. Kasi minsan pag C, K yung pagbigas. So, kunyari sa Cyprine Day, yung C is binibigas siya as S. Okay. Hybrids, so for example, iba yung genus o scientific name, species yung nanay at tatay, so yung anak is ganito. So, pag hybrids, nilalagay yung scientific name ng tatay and scientific name ng nanay. In between, merong X. So, ibig sabihin ng X na yon ay crossbreed or hybrid. Nag-cross, nag-breeding yung two different species. So, genus and species are always italicized. So, kagaya na binabangit ko, is for example, yung Neogubius melanostomus. So, meron dito yung tinatawag na subspecies. Usually, yung species abbreviated. So, yung species ay, genus ay Neogubius. Yung species epithet ay Melanostomus. Yung subspecies Caspia. And then, minsan may mga subgenus. So, pwedeng yung subgenus ay i-open and close or i-close sa parenthesis. So, for example, yung Dracaena, open close, Pontodracaena, polymorpha. So, yung Pontodracaena, which is in parenthesis, yun ang ibig sabihin nun ay subgenus. So, aside from scientific names, meron din yung isda, ay meron din common or English names. So, tinatawag din sila sa mga, ang scientific names ginagamit ng mga sa scientific community. Yung mga layman's term, or yung mga non-technical person, usually, mas comfortable silang gamitin yung mga common or English names. Pero ang problema nga nun, nagbabari sila in different countries. So, an example ng mga iba't ibang common or local names ng isang species. Ang scientific name ay Nemipterosixodon. So, Nemipterosixodon, kahit saang bansa yan, we are talking about one species, Nemipterosixodon. Pero, ang Nemipterosixodon pala, based din sa ating picture, no, ang Nemipterosixodon ay meron palang dalawang example ng common name or English name. So, sa ibang bansa, tinatawag silang sea bream. Sa Pilipinas, ang tawag natin sa kalay, ornate reed fin bream. So, isang scientific name, two different common or English name. Pero nagtutukoy sa isang species o isang isda. Another example is the yung suno, yung Plectropomus leopardus. Ang Plectropomus leopardus, scientific name, universal siya. Pero iba't ibang bansa, iba-iba yung kanyang common name. Sa iba-ibang sa ibang tawag nila ay coral trout grouper, iba't coral trout lang, yung iba leopard grouper, yung iba naman ay leopard coral grouper. Pero different local names talk about Plectropomus
departos, the same individual. Ang problema sa common names ay depending nga sa ang locality. No? For example, yung mga salmon, salmon and trout, they are closely related. Minsan, trout, depende kung saan bansa ka. Salmon, silent L, depende kung saan bansa ka rin. No? Yung genus na Oncorhynchus, pwede siyang tawagin as true salmon, rainbow trout, or chinook salmon. So, we are talking about the salmon or trout. Yung genus na salmo, ang tawag din sa kanya is trout, brown trout, or Atlantic salmon. And yung genus na salvelinus, ang common name ay char, lake trout, brook trout, or Arctic char. So, anong mapapansin nyo? Isang genus lang, ang dami ng common names. Magkakaroon tayo ngayon ng problema. Kasi, hindi nagkakaintindihan kapag common name ang gagamitin. For example, may isang tao, sasabihin niya, we need to protect true salmon because they are migratory and they are high commercial value. Yung isa namang term, now we should protect more the rainbow trout because they are also migratory and they have high commercial value. E yung pangatlo, sabi niya, now we must protect chinook salmon because they are also migratory fish and they are delicious. That's why they are very expensive. Kasi they are talking about the English name. Hindi sila nagkakaroon ng agreement. Pero kung nagkaroon sila, ang ginagamit kasi sila is English name. Pero kapag magkaroon sila ngayon ng agreement or yung ginamit nila ay scientific name, magkakaintindihan sila na yung tatlong different persons pala, they are referring only to one genus, which is the Oncorhynchus. Magkakaroon silang agreement. Ah, okay. Yung true salmon, yung rainbow trout, at chinook salmon, dapat sila ay pareho silang pangalagaan. Kasi isang grupo lang sila. Isang genus lang sila. So, walang conflicting. Yeah. That's the problem with the common names. Iba-ibang tawag, iba-iba yung approach. Ang problema din sa local name, iba-iba din, for example, sa Pilipinas, isa lang yung common name natin. Pero, depende kung saan locality, lugar. At ang local name ng kada isla ay depende kung ano yung dominating dialects doon sa lugar. So, the use of common and local names ay nagiging cause ng confusion sa scientific community at hindi nakakagawa ng appropriate actions para ma-recognize yung isang organism. For example, we have ang common name ay gold saddle rabbit fish. Ano ba yung gold saddle rabbit fish? Scientific name niya na ay Siganus guttatus. Pero ang local name pala ng Siganus guttatus, Tagalog danggit. Danggit. Pero sa Cebuano ang tawag guys, samaral. Okay, another example. Anchovy. So for example, yung scientific name ng anchovy, Indian anchovy, Ostelepurus indicus. Pero sa Tagalog niyan, ang tawag dilis. Pero pag Bisaya or Cebuano, ang tawag nila ay bulinaw. They are referring to the same species, the Ostelepurus indicus. And also, for example, yung Ambligaster leucogaster, Tambantuloy ang Tagalog name, local name. Pag sa Cuyunon, ang tawag ay Tuloy or Turay. Sa Bisaya, ang tawag ay Tambantuloy. At least yung Tagalog tsaka Bisaya, local name, term are the same. Pero in terms of Cuyunon, magkaiba din. Yung Chromylyptis altibilis, ito yung panther, grouper, ang Tagalog name is Senorita. Pero ang Cuyunon, tawag ay panther or bulak. Sa Bisaya naman, they call it Senorita or panther. So, depende kung ano yung dominating dialect doon sa lugar
na mag-aapekto doon sa kanilang local terms. Okay, ngayon, what is the role of scientific names? Authority and authorship of scientific names. The first is the right of priority. You discover it, you name it. The species name, specific name or specific will almost never change. Ang mag-change lang usually dyan from genus pataas. Pero ang species name or species epithet is the same or will never change. Okay. Naalala ko dati, undergrad ako, ang common, nalito ako, ano ba talaga ang scientific name ng Nile tilapia? Kasi may nababasa ako, tilapia niloticus. And then, may nababasa din ako, Oreocomis niloticus. So, ngayon nag-research ako. And meron pa, tilapia mosambica. Tilapia Oreocomis mosambicus. Ngayon, nag-research ako, anong pinagkaiba ng dalawa? They only refer to a single species. For example, tilapia mosambica and Oreocomis mosambicus refers to one species. Ngayon, sa dalawa, ano yung mas valid? Ang mas valid is yung Oreocomis mosambicus. Bakit Oreocomis mosambicus? Kasi in terms of right of priority, mas naunang i-describe or pangalanan into Oreocomis mosambicus, ang Mozambique tilapia, compared sa tilapia mosambica. Kaya ngayon, ang accepted scientific name ng Mozambique tilapia ay Oreocomis mosambicus kasi mas una siya na pangalan or na-describe as Oreocomis mosambicus. Later na lang yung tilapia mosambica. So, yun yung explanation doon. The same din sa tilapia nilotica at yung accepted name which is the Oreocomis niloticus. So, exemptions. So, minsan, yun ang sabi ko, pwedeng baguhin, pwedeng mabago yung genus, pero yung scientific name, hindi na. Or almost, hindi na mabago. Yung species epithet. So, yun. Exemptions, when taxonomy is revisited, and genus is renamed. So, example, yung milkfish na alam natin ngayon, ang scientific name is Chanus. Pero dati, ang una kasi nag-describe yan ay si Forskal. Pero itong silacipid, ni-review niya yung taxonomy ng milkfish. Ang original pala, na pangalan ng Chanus, scientific name Chanus, ay Mugulchani. Yung iba, Mugulchanus. Mugulchanus yan. And then, kasi si Forskal, ang kwento niya, si Forskal, so, dinescribe niya yung bangus. Pag-describe niya ng bangus, wala siyang ibang grupo na mapaglagyan o mapasamahan ng bangus. E ang characteristics ng mga ng bangus ay almost similar, closely related siya sa characteristics ng mga mallet, mga banak. Kaya ang original nila na genus is Mugulchanus or Mugulchani. Sa iba is Mugulchani. Sa iba is Mugulchanus. Kasi nga, akala nila closely related sila doon sa banak. Pero itong silacipid, no, in-examine niya yung work ni Forskal, nakita niya na maraming features or characters na magkaiba ang milkfish at ang mallet. Kaya ni-rearrange niya yung classification ni milkfish. Wala siyang ibang genus na makita na pwedeng paglagyan. At wala rin ibang family. Ngayon, gumawa na lang ng isang family na si Chanus lang ang member. At isang genus na sa milkfish lang din yung member. So, kaya ngayon, ang accepted scientific name ng milkfish o yung bangus natin is Chanus. Pero ang dating pangalan niyan ay Mugulchanus. Na-rearrange lang siya na hindi pala siya closely related sa mga mallet,
kundi meron siyang ibang characteristics na unique sa kanya. Kaya ginawan siya ng isang family. Sa family niya, siya lang yung species doon. Sa genus na yun, siya lang din yung species. Okay. So, other rules of authorship of scientific names, type of specimen, so yung archive original specimen, so type locality, saan siya unang na-discover, so nominal species, name of species defined by type specimen, kung sino yung mas nauna, and then name already in use, nomen, preoccupatum, and then junior synonyms, name with later publication date than accepted name. So, ito yung kanina, yung binabanggit ko, ang accepted scientific name ng milkfish ay Chanus chanus. Ito ay based doon sa worms, World Registry of Marine Species. Ang accepted name ay Chanus chanus, open, close parenthesis, Forskal 1775. Si Forskal, siya yung first na-describe. Yung 1775, yun na yung year kung kailangan na-describe yung milkfish. Pero mayroon siyang mga synonyms. No? So, ibang article, same lang siya with Botryrhinus argentius ni Jordan 1849. So, makikita nyo dyan yung Chanus, hindi nakita yung Mugil. No? May nakita ko yung... So, yung Cyprinus pala ni Cuvier noong 1829. So, yung makikita nyo sa year, ang pinakauna dyan ay yung Chanus, Chanus. Kay Lacipid, 775 kay Forskal, pero ni-rearrange niya, siya ay yung Chanus Chanus ngayon. Dati siyang Mugil Chanus. So, 775, yung year ng pag-describe, kasi yung iba makikita nyo, wala nang ibang year na mas maaga pa sa 1775. Kundi yung work lang ni Forskal. Okay, so, meron tayong questions. So, meron bang pagkakaiba sa... So, makikita nyo dyan yung Salmomycis Walbaum 1792 and Salmomycis Walbaum 1792. So, pagkaiba ng dalawa, yung una, walang parenthesis. Yung pangalawa, mayroong parenthesis. So, question, ang answer is yes. Mayroon silang pagkakaiba. Hindi yan typographical error. Nilagayan yung open-close parenthesis, meron yung purpose. Okay, sa una, kapag ang scientific name, which is composed of genus and specific epithet, ay walang parenthesis, ibig sabihin, in terms of taxonomy, simula, walang pagbabago, simula nang ma-describe siya. Now, for example, yung Salmomycis ni Walbaum 1792, since pag-describe ni Walbaum noong 1792, hindi nalipat o hindi nagbago yung kanyang taxonomy or kanyang taxonomic categories. The same pa rin. Pero kapag ang scientific, kasi ang scientific names dapat, ang formal yan, merong genus, merong species epithet, and merong author. And year. Author and year. Yun yung formal. Kapag ang scientific name, ang author ay naka-enclose ng parenthesis. Author in year ay enclosed ng parenthesis. Ibig sabihin yan, may nagbago na sa taxonomy. So, yun na nga. Common dyan is yung nilipat ng genus or pwedeng nilipat ang genera, family, doon sa genus or family na mas closely related sila. So, tandaan, pag ang author in year sa scientific name ay walang parenthesis, ibig sabihin, hindi nagbago yung kanilang taxonomy. Kaya pag merong opening clause o pag may parenthesis yung author in year, ibig sabihin, may nagbago na sa taxonomy. Okay. So, for example, yung Salmo Gardnieri ni Richardson 1836. So, Richardson, siya yung nag-describe, author, 1836 yun yung year. So, yung Salmo Gardnieri pala ni Richardson 1836 ay similar lang din sa Salmomycis ni Walbaum 1792. Pero, based sa taxonomy ni
i-review na yung taxonomy, yun pala ay Pacific salmon. Usually, ang Pacific salmon ay under the genus Oncorhynchus. Kaya, yung dating Salmo Gardneri o yung Salmo Micis ay Oncorhynchus Micis na. Pero, ang original author ay si Walbaum 1792. Mas authority si Walbaum kasi dinescribe niya yung species na yon noong 1792 pa siya. Compared kay Richardson, kung saan si Richardson dinescribe niya yung species na siya noong 1836 pa. Now, so, Micis, since si Walbaum yung unang describe, na-retain yung specific na Micis. Pero hindi na-retain yung genus na Salmo kasi yung characteristics ng Salmo Micis ay mas related siya sa mga characteristics ng organisms under the genus Oncorhynchus. Kaya pinalitan siya from the genus Salmo, nilipat siya ngayon sa genus Oncorhynchus. Kaya ang accepted name niya ay Oncorhynchus Micis, open close parenthesis, Walbaum 1792. So, ibig sabihin, ang original lang describe si Walbaum noong 1792, pero may nagbago na doon sa taxonomy. So, nagbago ang taxonomy kasi pinalitan genus from Salmo, ginawa na ngayon Oncorhynchus kasi mas appropriate na yung mga characteristics niya sa mga organisms under the genus Oncorhynchus compared dun sa genus Salmo. So, yun yung kwento kayo. Ngayon, next question. May pagkakaiba ba yung Litrinus sp at saka yung Litrinus spp? For example lang yun. May nagtanong kasi yan. Sir, similar lang ba o may pagkakaiba yung Dicapteros sp tsaka Dicapteros spp? So, inisip ng iba, baka lang siya, typographical error. Na instead na 1P lang, na-double, pindot, dalawang. So, merong purpose yun. Pag sinabi natin Litrinus sp, so yung isa lang yung P, it refers to one sample or group of samples na hindi alam kung ano yung proper identification niya. So, ay, hindi ko alam to. Kaya ko lang siyang ma-identify up to genus, pero yung species name niya, or species epithet, hindi ko kayang ma-distinguish, ma-identify. So, napaka imposible naman, or napaka arrogant sa term ko, sa part ko, kung magbibigay ka agad ako ng species epithet or species name na hindi ako sigurado. So, play safe, up to genus. Convince ako na genus Litrinus siya. Pero hindi ko alam kung anong species epithet or anong species name. So, pwede mo siyang ilagay as SP lang. So, yung pag SP, nilagay mo SP kapag hindi ka familiar or sure kung ano yung final or correct identification. So, for example, dyan sa ating picture, Litrinus sp. So, ito, hindi ko alam kung anong species siya. Pero nung tinignan ko sa book, yung Litrinus sp pala, ay Litrinus lindyan. Pero hindi ako sure, nilagay ko lang na siya sp. Hindi ko alam yung final identification. Pag sinabi natin Litrinus spp, dalawa yung p, ibig sabihin niyan, pwedeng alam mo na yung identification up to species level, pero masyado silang marami para enumerate mo. For example, yung tatlong pictures na yan ay composed of Litrinus obsoletus, Litrinus microdon, or Litrinus lindyan. They belong to one genus, Litrinus. So, parang na-mention mo naman sila sa mga succeeding manuscript. So, pwede namang sabihin mo na lang na Litrinus spp. Hindi mo na siya kailangang isa-isahin kung na-mention mo na siya in a previous text or manuscript. So, pwedeng as a group, Litrinus spp. Pag sp lang, hindi mo alam kung anong identification. Pag spp, alam mo yung identification, nabanggit mo na yung mga identification na yon in a pre
or no, before text, and then hindi mo na siya ayaw mo siyang ulitin dahil sobrang dami na para enumerate. Okay? So yung taxonomic characters, so importante ito. So taxonomic characters are variations of homologous structure na usually to be useful, dapat yung mga homologous structures na yun ay mayroong pagkakaiba. Variation sa taxon under study. So there are many different kinds of features or characters to choose from, and these characters can be used for classification. So yung taxonomic characters daw, so si Ernst Mayr, nag-derive siya ng classification into 3 stages. So pag mag-classify ng taxonomic characters, alpha, beta, and gamma levels. So pag sinabi natin alpha level, yung pag-arrange natin ng species or true description, more on external or morphological. Alpha, external appearance. Mahaba ba siya? Maikli? Fusiform yung body shape? Depressiform? Globular? Pag beta, arrangement of species into natural system of classification. So yun yung gumagamit ng Linnaean classification system na yung mayroong from kingdom, phylum, class, order, family, genus, and species. And kapag yung gamma level, ito na yung pag-analyze using the intraspecific variation and yung evolutionary relationship. So meron tayong iba't ibang klaseng characters na ginagamit for taxonomic classification or for classifying organisms. Merong morphometric characters, meristic characters, anatomical characters, and other characters. So yung first nung morphometric characters, pag sinabi natin from the word morpho, morpho means forms. Pag sinabi natin metric, measurement, ito na yung mga characters na pwedeng i-measure. So alam yung mga characters na pwedeng i-measure? Yung haba, so standard length, fork length, tsaka total length. Yung body depth, so yun yung mga sinusukat using the tape measure, ruler, or vernier caliper. Yung laki ng mata, no, eye diameter, head length, among others, or yung ratio and proportion. Yun yung characters or structures na pwedeng sukatin or measure. Okay, so yun yung example. Yan. Yan, for example, yung total length is mula sa nguso hanggang sa pinakadulo ng ng caudal tail. For example, kung mayroong fork, no, or lunate na caudal tail, caudal fin, sa pinakadulo. Yung fork length, dito naman siya before mag, kasi meron tayong pinakataas, upper lobe, sa baba, ang tawag yung lower lobe. Doon sa point kung saan naghiwala yung upper lobe tsaka lower lobe, yun yung tinatawag nating fork length. And then yung standard length, mula sa nguso hanggang doon sa, actually yung sinasabi nila yung vertebra, ultimate vertebra. So, ultimate vertebra, doon na yan siya. Supposedly, yung standard length. Minsan kinakapa yan. Pero minsan yung fork length ay pwedeng makita. Hindi na kailangan kapain. Pero problema, walang fork length yung mga fish na may rounded caudal shape or yung truncate. Pati yung mga leptocercal, yun yung problema. So, pag mga ganun, pwedeng ang gamitin mo lang ay yung total length or pwede rin yung standard length. So, yung head length mula sa nguso hanggang doon sa likod ng operculum. And then yung body depth, yun na yung greatest body depth kung saan pinakamalapad yung isda. So, yung mga characters na nasusukat. And example, yung meristic characters naman, sila yung mga characters na nabibilang. So, yung morphometric characters, mga characters na nasusukat, yung meristic characters ay yung characters na nabibilang. So, ano big sabihin, ano big examples ng mga characters na pwedeng bilangin? Ilan yung scale rows? No? So, ilan yung gill rickers? Sa hasang, gill rickers, yung nagsumasala.
ilan yung spines, spiny rays, and ilan yung soft fin rays. Yan yung example. So, originally referred to characters that yung meristic characters daw, yung original referred sila sa characters na nagko-correspond sa body segments such as myomeres, which include the vertebrae and the fin rays. So, for example, yung meristic characters daw ay mas madali i-treat statistically kasi you can have comparisons can be made between populations or species with a minimum of computational effort. So, for example, dito yung anal fin ray counts. So, yung anal fin ng minnows, darters, or suckers is nasa 8 lang. Fin ray. So, 8. 1. Yung puti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero sa catfishes, yun ay 12. So, yung puti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. No problem. So, ngayon, meristic characters, ang morphometric characters, pwedeng magbago depende sa ginamit na hindi standardized yung measuring device. Pero meristic characters, ang challenge doon is paano magbilang yung nag-investigate. So, for example, ito yung scales before dorsal fin. So, ito yung scales above lateral line, ko ilang scale rows, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, for example. And yung lateral line scales, pag malalaki yan, yung mga lateral scutes ang tawag. So, yan, binibilang din yan. And then, meron din yung scale rows below lateral line. So, ito yung lateral line. So, lateral line, and then yung mga neuromast. Di ba? Pag nabasa nyo na yung chapter 6 ba yan? Or chapter 4 or chapter 5, nakalimutan ko na. So, ano yung neuromast, yung formicano reception. Okay. So, anatomical characters, pwedeng gamitin yung shape, kung meron bang presence o absence, kung may presence ba ng scalpel-like organism, structure, such as yung mga sa mga surgeon fishes, acanthorids, acanthoridae, meron na silang scalpel-like. Scalpel-like structure doon sa kalakaw dolphin. So, pwede rin yung presence ng anal spine sa mga karangids or mga talakitok. Pwede rin yung presence ng sa mga tuna and mackerels, yung presence of yung presence ng please bear with me, nakalimutan na. Finlets, yeah, sorry. And then yung presence din ng adipose fins sa mga salmons and catfish among others. And then yung characters ng skeleton in stuff anatomy. So, saan located yung viscera, division ng muscles, and branches of blood vessels among others. Anatomical naman yun. External, anatomical. Color patterns, so for example, yung dalawang closely related species, the same genus, magkaiba na lang species, yung white crappie and black crappie, almost in terms of patterns, kung biglang tignan din in terms of shape, pareho lang. Diba? Pero yung patterns, yung isa, medyo parang band. Para siyang band. And then yung isa, para siyang checkered. Diba? Yung pomoxis nullaris, para siyang isang zebra band. No? Pero yung sa pomoxis, nigromaculatus, para siyang checkered. Yung pagkaiba sa color patterns. Other characteristics that can be used. Okay, wait lang guys, may tumatawag ha. Wait lang. Yes, hello? Yes po, saan po kayo? Okay po. Wait lang, mama. Palalabas na po ako. Magkano po yan? 120. Okay. Wait lang po. Guys, wait lang. Mabalik lang ako. May kukunin lang ako.
Okay. Enjoy mo na. Okay, so I'm back. Sorry, medyo hiningan. May pinunta lang sa labas agad. Okay, so let's continue. Ilang slides na rin to. Around na sa tatlo. So yung aside from morphometric characters, yung characters na measurable, meristic characters, yung characters na countable, and then yung anatomical characters, so sila yung mga morphological characters based dun sa shapes, position of the different organs, and then yung color patterns, example din. Ginagamit din yung other characters such as yung chromosome counts, yung karyotypes, chromosome counts, shape, and bonding patterns. So ito ay more on dun sa molecular level na. So, ginagamit nyo sa electrophoresis, serological, biochemical, and yung molecular techniques na usually yung ginagamit na ngayon is yung mitochondrial DNA. So, yung pag-identify ngayon ng fish, pwede mong gamitan ng morphological characters. Magkaroon ka ng initial na identification. And then, pwede mo rin gamitin yung meristic characters for initial. Pero mas magiging sulit yung identification ng isang organism kapag ibabackup mo ng
genetic or ng mtDNA analysis. Para ma-sure mo ka talaga sa genetic analysis kasi, ma-sure mo talaga siya kung ano yung sure or particular identification, tamang identification up to species level ng isang organism. Okay? So, pwede rin tignan sa other characters yung behavioral preference or differences, yung temperature differences. So, yung picture na makikita nyo yan, pari yung silang Oncorhynchus micus. Pero, depende yung behavior ng isa ay sa temperature, yung isa pag sa malamig, and then yung isa kapag nag-migrate na, nagbabago ng kulay. And then yung last slide ko, depende rin sa diet. For example, ito ay yung lake trout or Salvelinus na micus. So, most probably, yung sa taas yung may kulay parang orange. So, siguro yung kanyang diet is more rich in beta-carotene. Kaya medyo dilaw siya. So, pwedeng kumakain siya ng mga crustaceans among others. And yung sa baba, ay iba rin yung diet niya, kaya iba rin yung kulay. Pero, in terms of species identification, pareho lang sila. Walang silang pinag-iba. Okay? So, kung meron kayong mga questions, huwag kayong atubili magtanong or i-post nyo doon sa ating live chat. Tanungin nyo ako para masagot ko rin kayo doon. And then, next week, hopefully by Monday or Tuesday, yung other part pa, kasi ito, part 1 pa lang ito sa chapter 8 natin, madi-discuss ko. So, pwede namang hindi live nyo matanood, pwede namang kahit na replay. Pero pag replay nga, problema nyo, pag may mga questions kayo, hindi ko naman sasagot. And then, binalikan ko dito sa ating live chat. So, wala naman nag-question. Meron lang nanonood. So, meron naman ng mga... Kayo na, apat. May nakita ko ngayon, isa na lang. And then, yung mga hindi nakapanood ng live or nakatawag ito, nakaklaseng live, pwede nyo pa rin siyang panoorin paulit-ulit. Okay, so, ito na magiging new normal. Baka sa second semester, ito na rin i-implement hybrid na modular tsaka online class. Mahirap din yung puro lang online class. So, okay lang din siguro yung may module. Combination lang ito. So, keep safe guys. Mayroon ko yung questions, don't hesitate to ask me, especially kapag during office hours from 8 a.m. to 5 p.m. Okay? Bye-bye!